Change oil day. Change oil muna tayo ng motor ngayong araw. Ano ba yung problema mo? hindi ka na lumaki, nagagalit ka pa din. Lumayas. Bakit? Nasa labas ako, hindi naman ako pumapasok. Ay, ganda na paliguan din. Uy, ganda na paliguan mo dyan ah. Bathtub. Ba't nandito ka? Manonood ka ba mag-change oil? Change oil tayo? Ha? Talagang bata nga rin. Ikaw, manang-mana ka sa akin. Okay, so ito yung gagamitin natin. Itong Speed Metal Code Z2. Ayan. So, basahin natin to. Ang sabi dito, Speed Metal Z2 Motorcycle Oil is specially developed for extreme motor sport and now available for use in general motor industry for all types of motorcycle engines. It is designed to lubricate and provide maximum protection to today high performance engines. It provides exceptional fluid film protection even in high operating temperature and enable faster startup and cold temperatures. Ayan. So, tapos benefits, sabi niya dito, significantly reduce friction and oil oxidation. Yun ang una. Pangalawa, prevents corrosion and slag buildup. Ayan. Pangatlo, excellent engine protection during cold and start. Pangapat, improves power and operating performance. Panglima, prolong engine's life and sabi dito, smooth tense engines operation. Lagyan natin sa motor. I could never settle down, too far away from my home. Okay, andito tayo sa ano ngayon, Laot. Naalala nyo ba to? Yan. Dito tayo nagbablog dati. Nung mga tungkol sa fishing, panghuli, pamamangka, mga adventure natin sa ano, fish pan. Ang dami lang siya. Sinipin natin. Yan! Nakakamiss. Diba? Tagal kong tinapunta dito. Ngayon lang ulit ako nabalik dito. Ngayon lang ulit ako sumilip dito sa lugar na to. Ilang buwan din yun. Hindi ko alam kung may taon yun, no? Dito tayo nagbablog dati. Doon ako dati namamangka sa parte doon. Pinakita ko namamangka dito, mga kalabok. Pumunta ako doon. Naghahanap ako ng mga nanguhuli ng mga ano, ng mga isda dyan dati. Kaso nagpunta doon yung ano, wala pa to. Ngayon kasi may harang na oh. Dati may tulay dito, tawid-tawid doon lahat. Wala na din. Kasi meron ng fish pond dito. Ayan. Tapos dito, dito ako nag ano dati, nang huli ng hipon. Diyan ako nangapa.
Diyan ako nang apa. Sa parte diyan. Ayun. Tapos dito naman part, dito ako, dito kami nang ano noon, nang huli ng Alimango. Ito binabay. Nakatawa lang balikan ng pandemic. Dito tayo nag-start mag-vlog-vlog ng mga adventure natin dito sa dagat tsaka sa ilog. Ayan. Dito din tayo napansin dati ni Boy first time. Nakita niya yung mga vlog natin dito. Kitang-kita din dito yung ano, Mount Arayat, yung bundok na yun. So dito tayo nagbablog dati. Ngayon lang ulit natin nabalikan yung ano na to, itong spot na to. Meron na nga siyang mga ano, mga fish pan dito, fish cage. Ayan, may harang na siya, kaya bawal na din kasi meron nang may-ari niyan. Ayun, pati dun, sarado na rin. Halos lahat, nakuha na yung lahat ng ano na to, area na to. Ayun na lang yung open na walang mga lambat. Dun siguro pwede pa ulit, pwede pa rin mag ano, manghuli. Ayun, may mga nanguhuli nga pala, oh. May mga bangka dun. Tapos ayun pa. Ayun, pwede pa dun sila manghuli yung mga ano dito, mga nangingisda. Sa likod lang to ng ano ba? Nung kalye namin, ito yung pinakadulo. Pati yung kubo dito na bago na rin. Ayun. Ito medyo hindi naman na bago. Konting pagbabago. May mga isda dito. May mga bangus. Yung pamangking ko. Fresh. Hindi natin. Mama ka sa amin. Saan? Sa Malabon. Ano ba gagawin mo dyan? Gulaman. Iyan, anong gagamitin? Saan mo gagamitin yan? Salok ko yun. Gulaman. Pang gulaman? Sinasalok na yung gulaman ngayon? Oo. Weh. Sa tayong namunguha. Bakit hindi na siya yung tumpok-tumpok? Hindi na tulad nung araw. Yan. So, sa susunod, mag-aan ulit tayo dito. Gagawa tayo ng mga adventure na sa tubig. So bukod dun sa adventure natin sa motor, nag-adventure naman talaga ako dati sa dagat. Kaya sa susunod, gagawa ulit tayo ng mga content natin dun na pag wala tayong biyahe, pag nandito tayo. Okay? Okay, ikot-ikot muna ulit tayo dito. It's not always a sign.
sila pa yata yung mga nagtitinda ng alimango dito. So tayo ngayon sa Barrio Santa Elena. Dito marami ding nabibili mga seafood sa iyo katulad nun. Maaga pa kasi 5-4 ganun naglalatag dito ng mga panindang mga seafoods, alibasag, talaba, isda, tsaka mga alimango. Yung alimango marami dito, kaya lang alimango kumbaga parang Tagalog yata yung tawag ba dun. Hindi siya yung sa mga fish pond na ano, nakalimutan ko yung tawag dun sa anong klase ng alimango na yun, pero marami dito. Yun yung isang klase ng alimango na mura na nabibili dito. Wala lang siya ngayon eh. Ayan, ito yung mga panghuli nilang mga ali-alimango dyan eh. Ayun oh, yung bangka na yun. Ito na yung mga panghuli nila. Nakalimutan ko tawag dito, laptop yata yun. Ayun, may nakaumang na isa dun. Tapos sa mga ganyan din sila nanguhuli. Sa mga sasahan, tapos mga... tawag dito. Tsaka sa mga mangrove o bakawan. Bukod dito sa Hagonoy, alam ko meron pa silang mga ibang mga pinanguhulihan malapit dun sa dagat. Yan yung panghuli nila. Tapos mga bangkang ganyan gamit nila. Maliliit lang. So ito sa magandang ano, lugar dito sa Hagonoy, itong parte ng Santa Elena na to. Marami ditong mga puno tsaka mga fish pond na makikita sa kalsada. Ayan, mga fish pond. Kabilaan niya ang mga fish pond dito. Ayan, marami na rin nagsusulputan dito ang mga kainan. Dahil maraming nagana dito. Nag-exercise, nag-jogging, nagbabike dito pagka umaga. Ito yung pinupuntahan ng mga taga dito sa amin sa Hagon. Ayan, mga kainan dito. Tapos ito ang kabila. Ganun din yata gagawin dyan. Kainan din yata yung mga nanditong ginagawang iba. Siyempre, maraming tao. Maraming nagpupunta. May mga magbebenta. Di ba? Eto pa oh. Mga food cart. Ang cute ng iba ito. Pang sundo, tsaka pang hatid sa school. Fishing spot, pwede tayo mag-fishing dito sa susunod oh. Pati dito ang luog, pwedeng pag-fishingan. May mga isda dun oh, kaya lang medyo malayo. Hindi ko lang alam kung tilapia yun o arroyo. Ayun sa part dun oh, mayroon. Uy, ano yun? Ay hawak yata yung nakita ko. Ano punta? Nawala. Maliliit naman yun nandun na isda oh. Mukhang maraming isda dito. Pwede tayo mag-fishing dito. Dito to sa may Abulalas. Yan lang ako pumasok dito sa loob na to. Ang ganda pala nung ano nito. Ang itsura dito sa mga loob nitong sa Abulalas. Ang haba pa rin, ang dami pa rin pwedeng pasukan oh. Diyan, daan dito, daan dito. Tapos may mga taniman. So ito yung mga area na merong mga malaki-laki kahit paano yung mga lupa. Hindi lang puro tubig dito. 70% yung part ng tubig dito sa Hagonoy, pero yung 30% is mga kalupain, mga kalupaan. So ito yung mga area na yan. Yung sa amin parang halos mga kalsada lang, tapos bahay, tapos ilog na ulit, tapos mga fish pond. Ayan. Pero dito, ito yung mga malalaki yung area na pwede pagtaniman sa part na to. Abulalas, Palapat, Iba. Ayan, magkakarugtong yan dun sa mga part dun. Dami lang tanim dito, ano, kamatis. Pwede pala dito, ano, fishing spot. Area na to. Balik tayo dito sa susunod. Haba, haba nung ilog dito. Pwedeng pwede yan, pang fishing.
Tapos ang ganda pa ng mga ano dito. Spot na to, mapuno. Balikan natin to sa susunod. Fishing tayo dito, no?